Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Then, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyo lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala, hindi po kayong nag-iisa. Ito original, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Mag-usap tayo, Vicky Osawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Maganda tanghali po sa inyo lahat. Anong ulam nyo? Tanghali na naman. Alam ko mga working hours na tayo ngayon dito sa Japan dahil nawala na ang SOE. Kaya nag-start na naman ang mga working. Medyo natanggal ang mga kabakaba natin pero mag-ingat pa rin po tayo dahil pinag-uusapan pa rin ang second wave dito sa Japan ng dambuhalang COVID-19. Kaya mga kababayan, hindi ko mawala ng SOE. Go na tayo dun, eat tayo dun, enjoy tayo dun, blah, blah, blah. No. Kailangan po is mag-ingat pa rin tayo. At ngayon po, anong date ngayon? June 1st, Diyos ko! Lokagetsu na! I mean to say, 6 na buwan na nakalipas na mula January na pagkasaya-saya ay biglang dumating ang March na uminit-init ang punto at April lalong uminit ang punto ang pinag-uusapang dambuhalang COVID-19. Nakakaloka talaga na ngayon naman ay tinanggal maski sa Pilipinas, open na raw. Open na magsigala, magsilabas. Pero sabi ko nga po, ingat-ingat pa rin tayo dahil hindi ganun pa nawawala ang dambuhalang COVID-19. Umiikot-ikot yan, hindi natin nakikita. Kung nakikita nyo sa internet yung mga nilalagay na mga knowledge tungkol sa kung anong umiikot-ikot na hindi natin nakikita, ay be careful. Panoorin po natin sila, pakinggan natin sila at basahin natin kung paano natin pag-iingatan ng ating sarili against dun sa nabuhalang COVID-19. Anyway, mga kababayan, talaga kung isipin mo, parang hirap magtrabaho, hirap mag-isip, ang hirap makipag-chika-chika talaga kahit kanino. Minsan nga, meron pa akong i-share sa inyo, yung family na Japanese. Imbis nag-meet sila, hindi sila nag-meet until now kasi tinanong ko, nakita mo na ang anak mo? Sabi niya, hindi. Kasi nasa Tokyo siya, ayoko siyang pumunta dito sa bahay kasi baka may dala siyang COVID. E paano naman kami? Oh my God, anak niya ha, ganun kasad ang sakit na ito na dumapo dito sa buong mundo na dumating. Ultimo, kasolo-solong anak mo na lalaki, ay ayaw nilang i-meet. Well, kanya-kanyang pananaw yan. Hindi naman lahat. Yun nga lang po, na-chempoan lang ako, nagtanong ako sa isang Japanese na kaibigan. Sinabi ko sa kanya, tinanong ko lang sa kanya dahil yung alam ko yung anak niya nasa Tokyo at sinabi niya nga, no, hindi pwede. Hanggat di natatapos tong COVID, hindi kami may, oh my God, ang dami nagchichika na. Aabutin ng 2 years, aabutin ng 1 year. Paano yan? Di mo mamimit. Sabi, nagchat-chat na lang daw sila. Well, ganun na talaga ngayon ang mundo. Pumapasok na lahat sa internet. Anything is under internet na. Kita nyo naman ang mga pagkain ngayon.
Ino-order na sa internet. Kita nyo mga Pilipino, lahat negosyante na. Lahat marunong na mag-business, which is very, very good. Parang ginising ang mga talent nyo, di ba? At nakita nyo naman mga display ng mga pagkain. Display ng mga produkto na ibinebenta. Pinakikilala na ang Pilipino ay magagaling at matatalino, masisipag. Kaya mabubuhay talaga tayo eh. Diba? Kung talagang gagamitin natin yung proactive natin, na talagang kaya ko to, wag lang magkaroon ng tea. Alam niyo po yung tea? Tamarin. Yan, yan ang talo minsan eh. Siyempre, maski ako tinatama din ako paminsan-minsan sa mga dapat kong gawin. May time na, gusto kong nalang matulog, sa ako nagagawin niya. Pero anong mangyayari? Matatabunan ka ng problema, matatabunan ka ng trabaho. Kasi pag sinabi mong mamaya na lang, yung mamaya mo, hindi mo siya nababalikan. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga ganong attitude. Pero congratulations sa mga Pilipinong kababayan ko na halos sa Facebook, ang nakikita ko ay puro pagkain. Kaya iniisip ko mag-diet, wala. Hindi natuloy ang diet. Sa daming masasarap na pagkain na nakikita ko na magawa ng ating mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong lahat na nanonood ngayon, mga followers natin na talagang nandyan sila. Although syempre hindi natin mapiplease ang lahat, merong may gusto sa atin, merong umaayaw sa atin, which is still sa ating pong pananaw, nagpapasalamat pa rin po tayo. Kaya anong damdamin mo, kaya anong puso mo, andito pa rin kami, mag-usap tayo ng Vicky Osawa. Andito po ang team namin, pinag-iisipan namin na mapaganda lalo ang mag-usap tayo at makatulong kami sa abot lang ng aming makakaya. Kaparis po ngayon, i-advance ko sa inyo. Dati po talagang ako sagot. Pero pasensya na po kayo. Uulitin ko, hindi ko po lahat nasasagot since before. Pero this time, meron na po tayong team na grupo ng mga kabataan na kasama ko ngayon. O kabataan, di ba? Kabataan. Sana ako ganun din. Na talagang nandyan, ina-assist po ang mag-usap tayo. Pinapaganda ang mag-usap tayo, kaya po pasensya na kayo dahil talagang by appointment na po ang ating usapan. Kailangan po tatawag kayo, may sasagot po si Miss C, sasagot po siya si Miss Carmen para sabihin sa inyo ang schedule of appointment na may konting kailangan po tayo. Pasensya na po kayo. Pagtawag niyo po, i-announce sa inyo ni Miss Carmen, by appointment na po si Boss Vicky. Boss na ako, o diba? Boss daw. Kasi, pag sinabing Ma'am Vicky, alam niyo yung ano, yung movie na Ma'am Vicky. Yung istorya nung ano, nung magnanakaw na won sa France na movie. Kaya ang ginawa po namin, ginamit na lang namin boss. Para medyo kakaiba. Kasi kung Pilipino naman sa atin, bali wala yung Ma'am Vicky, di po ba ngayon, Boss Vicky po na sasagot po sa inyong mga katanungan. Kaya lang po by appointment at may konting hinihiling kaming pagtulong sa inyo. Pagmamahin nyo po dahil gusto namin lalong pagandahin, palakihin at lalong makatulong dito sa ating mga kababayan, hindi lang sa Japan kundi sa ibang bansa pa na umaabot na minsan sa Canada, Saudi, umaabot na rin sa Amerika at hindi lang yun, umaabot na rin sa Asia, meron na po rin kaming Hong Kong na nag-PPM sa atin na kahit papano, kung kaya natin sagutin, sasagutin po natin. At gusto ko pong ipaliwanag bago ko ipakilala at magpasalamat sa mga sumusuporta sa atin, hindi po ako immigration lawyer. Hindi rin po ako lawyer at hindi ako yung nandito po tayo para sa ating kaalaman, nalalaman, na maishishare sa inyo. Na so far, so good, nakatulong naman po sa ilang kababayan natin. Hindi ko sasabihin kung gano'ng karami, pero marami na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tingnan, may clap-clap kami. Ka-upgrade na kami, di ba? Bongga na. Anyway, ayun naman talaga naman. Lalo akong gumaganda pag nakakarig ako ng palakpak. Di ba? Okay po, bago ko istorbi ng inyong pagkain at baka maudlot lang, siguradong tabihan nyo ng juice, ha? Alam niyo naman, meron kaming product na Victoria Juice. Dito po yan, natural po yan from the mountain. Mamaya na yan, magpasalamat muna po tayo sa kumanta ng mag-usap tayo, Miss Ladin Rojas. Maganda, mabait at sexy. Yun siya. At syempre ang nag-compose, Mr. Venice Saturno. Number one composer in the Philippines. Di po ba? Mr. Venice Saturno, maraming salamat. At ang ating mga kaibigan, talagang close-close sa atin at mga sikat na kaparis ni Miss Judy Ann Santos,
Maraming salamat, Jacqueline Jose. At syempre, ang super director na si Direk Dante Brillante. Maraming salamat. And syempre, nandito sa Japan ang sumisikat at sikat na si Miss Beverly Kaimen. Honto ni arigato gozaimashita. Maraming salamat po. At syempre, bago ang lahat, alam niyo po ba na gusto ko ipakilala muna ang aming project. Meron po kaming project na ginagawa ngayon na nabuo na. Yung pong aming homepage ay nagawa na. Kaya kung sino po ang gustong i-check ang aming homepage, anong mission namin, anong vision namin, anong meron doon at mga site na hindi nyo nahanapin sa internet, hahanapin nyo na lang pag pumasok kayo sa Victoria Project. Anong pangalan? Anong title nung natin homepage? Ano? Nasa pin comment. Nasa pin comment po. Pakipindot nyo lang. Diyan po sa homepage, nandiyan po yung mga ilang katanungan. Ididikit po namin yung ididikit mga news na kung ano-ano at kung ano pang mga kailangan nyo habang nandito kayo sa Japan at yung mga nasa ibang bansa kung ano naman po ang gusto nyong malaman dito sa Japan. Yan po ang ating isinishare sa ating homepage sa sana pumasok po kayo at sa ating YouTube. Huwag niyong kalimutan. Please watch. Dahil every week, ilang beses kami maglalagay ng iba-ibang chika-chika, iba-ibang katanungan na malay nyo yung katanungan na yun ay kasama na sa inyong iniisip na hindi nyo alam ang sagot. Malay nyo, ay, ito pala yun. Ito yung gusto kong malaman eh. Ito pala ang sagot dun. Ganito pala gagawin ko. Andyan po lahat yan sa YouTube. So keep watching po ang YouTube. Dahil the more you watch, the more you learn, at the more that can help you. Tama ba English ko? Anyway, okay na yun. Sige po. At syempre, papasok na tayo sa... Pwede na tayong pumasok sa story, no? Kaya ulitin ko po, hindi po ako lawyer, hindi ako immigration, or gyosei shoshi, hindi ako psychiatrist, hindi po, kundi tumutulong lang po tayo at sinishare po natin. And we do have our company, Victoria Project Company Ltd. At tungkol sa mga assistant po, kaparis ngayon, ang mga passport po, alam ko na maraming nahihirapan dahil po sa COVID-19. Ayaw man po ng embahada na hindi pa pasukin lahat, pero kailangan po kasi mag-ingat ng hindi mahawa ng sakit ng dambuhalang COVID-19. Kaya po ang renewal, ang pagpunta sa embahada ngayon, ayaw man po magigpit ng embahada, pero kailangan by appointment po. You can go online, libre po yan. Kung kaya nyo naman mag-online, or you have somebody to go for online to help you, libre po yan. With us po kasi, as a company, may charge po tayo na inaamin namin sa inyo, kailangan po nating i-grow ang company, and without that, we cannot grow the company. So please understood naman po. If you really want to assist us, andyan po ang assistant namin. Wala na kayong gagawin kung hindi pumunta sa appointment date nyo at sulatan kung anong dapat sulatan, and that's it. I-assist po namin kayo doon with certain amount na i-charge po namin. This is a company po. Pasensya na kayo. Onegaishimasu. So, andito po ang servisyo namin tungkol sa appointment na pwede namin gawing online. At mga secretarial service, andito po kami. Onegaishimasu. Okay. Dito na po sa'yo sa sad story. Ito po isang sad story. Panuorin po natin. Ready, Mr. Patrick? Oh, yeah. Miss Barbara Fujita, yeah. Nagyan natin, ano? Okay na daw. Padre, yung sa prayer, ano po? Okay yung... Miss Barbara Fujita. Gawa ko na, dapat. Music. Malaking tulong daw po. Nasa hospital daw po kasi siya. Okay. Kailan po yan? Kailan po siya papasok? Pasok natin siya sa ano? After ng... ano? One-on-one? Sa Tosino at Langgunisa, Pinay blacklisted na sa Japan.
Bagamat ilang beses nang sinabihan si Emily, hindi niya tunay na pangalan na ipinagbabawal ang pagdadala ng tusino, langgunisa at sausage. Binaliwala pa rin niya ito. Pinilit pa rin ni Emily na ipuslit ito. Pero hindi siya nagtagumpay. Ito po ang naging sanhi para i-blacklist siya sa mga talaan ng Japan. Nakailang pabalik-balik, lusot lagi. Isang beses ay nasita siya. Nakita ang bitbit na mga pinagbabawal na tusino, langgunisa at hotdog na lagi niyang napupuslit sa immigration. Mula noon, nung araw na yon nung nahuli siya, ay kinuha lahat ang data niya at simula nito ay hindi na siya nakalusot pa dito sa Japan at ipinagbawal na siya na masasabi nating blacklist dahil sa mga kainan, pagkain. Ang masama pa nito, pati yung mga kasama niya ay nagkaroon ng record sa Japan dahil nagbitbit din ng mga pinagbabawal na pagkain. Kaya may share ko sa ating mga kababayan na nangingibang bansa, ingatan po natin ang ating pangalan. Ang bawal ay bawal. Sundin po natin ang mga regulasyon sa bawat bansang ating pupuntahan. Itayo natin ang bandera ng Pilipinas bilang masunurin na Pilipino sa salita at sa gawa. Yan po ang aking mai-share sa inyo tungkol sa mga pagkain na ng problema ang isang kababayan natin. At ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, na mag-usap tayo. Sa abot po ng aming makayaan, dito po kami at abangan nyo po ang iba't iba pang istorya. Maraming salamat po. Ano guys, yumas. Ayan, ako na. Alam niyo po kanina, ano, kasi po, hindi kami basta mananalangin kung walang approval po yung tao. Eh, nag-approve naman po siya na manalangin kami ngayon, kaya magbibigay po kami mamaya. Abangan niyo po, samahan niyo po kami sa panalangin sa isang kababayan natin na nagkekemo ngayon, na kailangan niya ng prayer. She is not asking for anything, but she's asking for us na manalangin tayo para sa kanya na mamaya po ay sana samahan nyo kami. Hintayin nyo po for the meantime, ang kanyang sakit ay nagkekemo siya, no? Miss Fran, nagkekemo siya. At yung isa po namang kababayan natin, na kung napanood nyo po, no, na isang kapatid niya ay may sakit, na kahit pa paano kalabas ng ospital after a while, kailangan ipasok ulit. And ngayon, medyo delikado na rin kung mga sa ano yung sakit niya bumabalik-balik. At yung kanyang kapatid ay walang tigil naman ng pagtulong na talagang yung pagmamahalan nila magkapatid niya. Mamaya po, samahan niyo po ako sa panalangin na ngayon gagampanan namin mamaya. Okay po. Ngayon naman po, balik na tayo sa mga bali-balita. Tama? Okay. Ay, naku, mga bali-balitang itong sa Japan. Ay, ito po. Ah. Tignan nyo, kasi yung nagsimula na ng school ang Japan, di ba? Ngayon, karamihan, mga kabataan ang nakakaroon ng dambuhalang COVID-19 na tinatawag ko po na dambuhala talaga. Kaya po, eto, basahin natin. Kinumpirma ng mga opisyal ng lungsod ang 12 bagong kaso naman noong Linggo kasama ang 4 na ano yung Moritsune Elementary School. Ay naku, siguradong close ito. Moritsune Elementary School sa distrito ng Kokura, Minami. Aray, kung ang anak nyo nandyan, I'm sure walang pasok na ngayon. Isang kaklase sa 4 ang natagpuan na nahawaan sa coronavirus noong Thursday. Tatlo pang elementarya at junior high school sa lungsod ay pansamantalang isinara matapos ang ilang mga mag-aaral na na-test
na positive sa COVID-19. Hiniling ng educational billiard ng lungsod ng elementarya na at junior high school noong Linggo upang suriin ng mabuti ang mga temperatura at kondisyon ng kalusugan ng mga mag-aaral. Sa totoo lang, dapat lang. Ang bilang sa mga kaso ng corona sa Kita Kyushu ay tumaas hanggang 97. Kasi noong isang linggo, parang 47 lang. Ngayon 97 na. Nang nakaraang siyam na araw. Kasi po noong isang beses, alam kong hindi po ako nagkakamali, 47 lang. Ngayon, 97 na silang nagkaroon ng ano? Sakit. Oh my God, ng positive. Kaya nga po talagang sa atin, di ba, hindi pa pwede ang school sa atin, no? Hindi pa pwedeng mag-schooling ang Pilipinas, kundi po, oo, bawal pa, di ba? Kasi ang mga bata po, sensitive yan, madaling mahawa yan. Parang bata or matatanda. Di po ba? Sabi nga nila, ang bata hindi masyado from the first. Ang bata hindi masyado hawahin, pero eto na, nagsimula na. Kaya dapat talaga muna pasok. Total, nag-online na ngayon, di po ba, ang mga bata? Kaya sana online na lang muna kahit papano. Huwag lang maboring ang mga bata kasi actually ngayon nga po dahil magpapasukan, marami po raw suicide ngayon ng mga bata. Marami nagsisuicide dahil nga para mang hindi na sila get used na makapag-aral, kumbaga sa ano, enjoy na sila sa bahay or something na something in their mind na parang ayaw nila o kinatatakutan. Anyway, yan po ang unang balita natin na ang positibo talaga ngayon sa Kyushu po nangyayari ngayon. At eto naman ang pangalawang balita. Grabe, Kita Kyushu to, no? Nakakasad naman, Kita Kyushu, 97, ano? Ito pa ang pangalawang balita na natin. Narinig niyo po ang 5.3 magnitude na lindol na naranasan na sa Kanto. Ano yung rayon? Region. Rayon pala sa Tagalog yun, region. Nang Kanto, minsan say dito sa Tokyo, no? Tama. Ne, Kanto wa Tokyo dai ne, Katsumotsan. Hai, so desu. Ah, yun na nga. Diba? Ako na si Manoak na. Ako nagtanong ako sumagot. Yan ang uso sa amin dito. Pag di ka sinagot, sagutin mo na lang. Pag nagtanong ka, di ka sinagot, ikaw sumagot mag-isa. Better. Diba? Ito pa ang nangyari. Isang magnitude na 5.3 na lindol ang naranasan sa region ng Kanto nitong Lunes. Ilang sandali makalipas ang 6 local na oras. Walang panganib sa tsunami. Sino kaya siya? Wala namang panganib. Okay lang. Ah, yes, thank you. Wala namang panganib sa tsunami. Sinabi ng Meteorological Agency na ang lindol ay nagkaroon ng intensity na 4 sa Japanese scale. Oo, kasi may scale yan eh. Na 0 hanggang 7 sa pinakamahirap mahit na area tulad sa Ibaraki Prefecture, Tochigi Prefecture at Gunma Prefecture. Tinatanya ang focus ay nasa halagang bahagi ng Ibaraki Prefecture sa ilalim ng 100 kilometers. Kasi po ang lindol, minsan na-observe nila yan dahil meron, alam nyo naman dito may mga scientist tungkol dyan. Yun lang ang tinitingnan nila. Although narinig na natin yung mga chika-chika, yung mga kung ano nang sinasabi, pero let's just pray na hindi dumating. Di po ba na, wag na please God. Di po ba? Kasi talagang ito o, tingnan nyo o, ilan siya? 5.3. Pag umangat yan ng 7, iba na. Iba na yan. Eh, ang sinasabi po, hindi tayo sigurado rito, papatak sa 9. Paano na ang Japan? Paano na? Di po ba? Kaya yan, sana naman huwag mangyari po. Kumbaga saan, manalangin po tayo na hindi magkaganyan. Kaya nga po, sabi ko nga sa sarili ko o sa mga ibang kakilala ko, let's just pray. Wala na ibang kasing best weapon in the world is prayer. Manalangin tayo. Kung halimbawa may ganyan, sana wag pong dumiretso. At alam natin, yung mga anak natin, di po ba, maliliit pa. Marami pa silang gustong punan. Kung mangyayari ang ganyan, very sad. Very, very, very sad.
Huwag po sana manalangin. Keep on praying, keep on praying. Yan po at ang pangatlong balita naman. Ang suicide hotline sa Japan, busy habang sinasara ng COVID-19 ang ekonomiya ng bansa. Totoo po yan. Kapares po nang binanggit ko sa inyo. Ang daming suicide ngayon. Ang dami pong suicide kasi takot sila yung nawawalan sila. Takot sila in a way na parang nagkakaroon sila ng phobia na wag na lang siguradong babaksak na ang kumpanya ko. Takot sila kasi ng ganun yung pride nila. Although, pagsubok lang yan eh. Bakit tayo matatakot, di po ba? Kung ano mga nangyayari, ibig sabihin pagsubok yan. Kapares ng COVID. Ang ano rito is ang COVID po, hindi lang isang bansa, buong mundo. Kaya bakit ka matatakot, di ba? Labanan natin yan. Dahil the more you fight for it and magdasal tayo, I'm sure hindi yan magdedire-diretso. Kaya ang nangyayari po, itong istorya ng mga nagsisuicide kung bakit. Kaya nga po ang hotline nila, napakainit ngayon. Napakainit ng hotline tungkol sa suicide. Ito pa, basahin natin. Maraming mga tao na nais kumonekta at naghahanap ng makakausap. Ngunit, ang katotohanan ay hindi natin masasagot ang lahat sa kanila, which is true. Totoo yan, totoo yan. Sinalo ng direktor ng sentro ng Machiko Nakayama sa Reuters. Lalong naging busy ang suicide hotline sa Japan na nagsimula ang COVID-19. Kailangan nating gumawa ng mga hakbang ngayon. Yun po ang sabi ng Nakayama. Bago magsimula ang mga pagkamatay. Sabi ni Hisao Sato, pinuno ng isang NGO. Ang NGO, NPO po kasi iba yan. Ito po ay tulungan ng gobyerno, under the government organization po talaga ito, na nagbibigay ng payo at pang-ekonomiya payo sa Akita. Isang prefecture na matagal nang kilala sa pinakamalalang suicide rate sa Japan. Oh! Doon pala maraming suicide. Hala, sa Akita? Eh di po ba nandun yung Mama Mary? Yung sinabi nila na lumuha si Mama Mary doon sa Akita yon. Bakit maraming suicide? Yung po daw, doon daw pinakamaraming suicide. Eto pa po, ang parehong mga araw ng operating at mga volunteer run sa sentro ng pagtawag Tokyo ay nabawasan upang maiwasan ang impeksyon sa COVID-19. Ngunit ang pagdagsa sa tumatawag na ay dumarami. Hindi maiwasan. Hindi siya mag-less. Lalong dumadami ang suicide po raw din sa Japan. Kasi I remember po na may nabasa ako years ago at po ata yun. The second, maraming suicide po raw is Japan. And alam niyo kung anong number one, France po raw that time. I just don't know kung anong year po yon. Pero na-survey po ang maraming suicide, one is in the top na suicide country po is France, and nagsisecond ang Japan. Hindi ko lang alam after that year, hindi ko na po na-check kung nagkaroon ng top ang Japan sa suicide. Which is very sad. Di po ba? Alam niyo po, ang pagsisuicide, alam kayo na rin, nararanasan ko rin minsan po ang stress. Nararanasan ko rin na you don't have someone to lean on. Which is very sad talaga pag inisip mo yan. Once you come up with something na no one's loved me, di ba? Walang nakakaitindi sa akin. Walang gustong kumausap sa akin. Salbahe daw ako. Lahat ng mga bad things na inilagay mo sa isip mo, you know the answer is that, suicide. Kasi sabi, lalo na, merong mga ano dyan, pagod na ako, inis na ako, asar na ako, ayoko na. Diba? Dumarating talaga yan sa tao, pero isa lang po masasabi ko, manalangin tayo. Dahil hindi ibibigay ng Panginoon isang problema kundi natin kaya. Hindi ipakikilala sa iyong taong yan kung hindi mo rin kaya. In a way, bakit po? Merong tao na makikilala ka na good and bad. Ngayon, nasa sayo yun. Di po ba? And then if you think that this person needs someone to talk to, needs something to be adjust, kung willing siya to listen to you, try to help them.
Kasi isa po yan sa way na makaless ng suicide. Marami pong nagsisuicide na ganun. Kasi po ang nagsisuicide, as I remember, I read from the book, na parang namumuti ang iyong mind. Parang wala ka nakikita. Para bang ang dibdib mo, ang mundo mo, wala. As in, wala. Inis ka, asar ka. Yan ang unang darating eh. Pag mga tao nagsisuicide, na walang nagmamahal sa'yo, walang nakakaunawa sa'yo, pagod ka na, asar ka na, inis ka na. Everything is negative. When you come up to the feeling, to your mind, na everything is negative, you come up with suicide. Di po ba? So try to close your eyes, do the prayer, and then someone will answer kung ano yung problema mo. Sana po mga kababayan ko, kung meron po tayong mga kakilala or someone na nangangailangan ng someone to listen and do not distract them for whatever they want to talk to you, just be a good listener. That's the best thing you can do. Alam niyo po, yung mga nagsisuicide na yan, kailangan niya ng kausap. Hindi mo siya i-interrupt sa isip niya. Be a good listener. Just be a good listener and let her cry. Yun lang po yan. Kasi po, kahit sino, dumarating ang stress, dumarating ang negatibo. Hindi nawawala yan. Yan po ang ating tatlong balita na na-share ko sa inyo. Medyo humaba tayo ngayon. Tungkol po sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Japan, ang tatlo po nating balita. For the meantime, magbe-break muna po. Check muna ako. Ito na po ang ating commercial. Dito po kami sa Yamanashi, sa Hokotoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po, sa juice na ito, na ginagawa namin na Victoria Natural Juice. Ito po ay galing sa bundok, dito po sa Hokotoshi. Talagang makikita nyo ang, yan, patong ipofocus po natin ang tubig, galing po dyan, dito. Victoria Natural Juice. Kaya huwag niyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Yan po. Victoria Natural Juice. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice.
Ayan, nakita nyo po ang aming super commercial. Nakita nyo naman ang music, ha? Ganda-ganda. Ha? Ano po yan? Pasensya na po kayo dun sa Angel 24, hindi pa namin nalagyan ng sound. Kasi po, yung pong music nila ay kailangan ng ano, permission. Kasi po, pag maglalagay tayo sa YouTube, kailangan free, ano yan? Ano yung tawag din? No copyright. Kaya yung po ay kailangan naming lagyan ng ibang music. Yun yung Senorita. Diba? Yan po ang ating Angel 24. At huwag niyo pong kalimutan ang ating ano, kung sino pong gusto mag-aral sa Japan, meron po tayong affiliated na Unitas na talagang super good school po sila o susume po namin siya. At syempre ang mga nakita niyo po, ang Liberty International, andyan po ang mga services natin na iba-iba. Okay po, ang COVID! Nakakatakot. Biglang COVID. Laka sa boses ko ha, in fairness. Ito po ang aming ino-offer kanina na panood nyo, yung aming Victoria Natural Juice. Ang tubig po na ginagamit nito, kapares po ng sinabi kanina sa commercial, galing po sa bundok. Talagang natural. Hindi po siya yung mga mineral water, hindi po siya yung sa supermarket na mga tubig, kundi talaga galing sa bundok. Dalawa po ang flavor niya. Kita ba? Dalawa po ang flavor niya. Isang ano, sweeten and unsweeten. Yan po ang Victoria Natural Juice na ino-offer namin ngayon na dito po talaga ginagawa sa Yamanashi Kenna, which is really, really good sa immune system. So, kung gusto niyo pong order, ready na po kami. And per day, 20 bottles lang po per day. Ayan ang Victoria Natural. Hindi mo na ako makita. Ito mo ng name niya. Yan po ang ating Victoria Natural Juice, sweetened and unsweetened. Okay po. Alam nyo kaya ako siya isusume kasi po I myself, ako mismo ang sumubok po niyan. Kaya ko po siya ma-share sa inyo dahil nakita ko talaga yung healthy ng body ko. So far, so good. Really good. Kasi po when I wake up, usually sinasabi natin kahit sino naman, di ba? Matagal na kasaradong bibig mo, there's something smelly. Pero with this one, I was so surprised kasi, bawa, minum ako ng alak. The next day, parang ang kasi galing po siya sa immune system, gini-cure niya immune system niya. Walang masyadong amoy. Of course, you still have to brush your teeth, ano? In fairness. Kaya lang, compare without drinking this, talaga po namang naramdaman ko. Although, syempre, sa akin yun, pero sinishare ko po sa inyo, kaya kung kailangan nyo talaga something different for your body, na talagang maganda siya sa immune system, Victoria Natural Juice. Kasi po talagang promise, lahat po ng mga ingredients na ginagamit namin dito, ay from Yamanashi Ken. Yung ginger niya, yung luya niya, yung ginger niya, luya niya, pareho lang pala yun. Yung lemon niya, lahat po ay dito. And the most important, yung tubig niya, hindi po nabibili kung saan-saan. Dito po sa amin, sa Hakshu, Yamanashi Ken. So kung halimbawa gusto niyo matikman, not just the ingredients, but the water itself, eto po, pampaganda ng ating immune system. At for me, maganda siya sa balat. O susumi ko po sa inyo. Who knows? Kasi wala naman po siyang something bad para sa ano. You can check online kung anong kagandahan ng luya at kung ano ang kagandahan ng lemon sa katawan. But the thing is, yung po sinasabi ko, yung tubig niya is the most important. At hindi lang po, hand in hand, heart to heart, ginagawa po namin ito. Ang team namin, ang nagtitimpla, kami po ang gumagawa. Wala pong halong mga spray ng gamot. May certain dates lang po siya na kailangan that time inumin niya na. Kaya andito po ang Victoria Natural Juice, binigay. Ikaw compare po sa iba, wag naman po kasi sa amin naman po is natural lang. Yung sa kanila po kasi talagang produktong pang kojo na. Ito po ay parang pagtulong lang sa ating mga katawan. Natural na natural. Okay po, ito po ang ating Victoria Natural Juice, sweetened and unsweetened. Ginagamit po natin is brown sugar. Nakikita nyo. Talagang natural siya. Okay po. Paano daw order? Pwede po kung halimbawa po kung sino ang interesado, ready to order na po kami starting today. Kung interesado po kayo, ready na po. Sasagutin po kayo ng aming team kung paano ang pag-order nito. Sasagutin din po kayo ng aming team. Bali, ang isang bottle niya po will cost you 2,900. Which is hindi kasama ang SF, no? Ang shipping po is extra.
tawagan nyo lang po ang aming numero 0909-343-0123 para sa order. Pero yung araw po ngayon, wala ng order ha, puno na po. Kaya starting tomorrow, kung sinong gustong umorder, meron po kami starting tomorrow. Pero ang delivery po nito, pag umorder ko ngayon, medyo busy po siya 1 week after. Kaya po, kung halimbawa interesado kayo, yes. Pag umorder po kayo, you have to wait for 1 week. Okay po, kasi hindi kami basta gumagawa, kundi rin lang i-order niyo po sa amin. Onegaishimasu po. Thank you. Okay, nagpapasalamat po ako, yes, sa isang kababayan natin na nag-comment siya. Sabi niya, yes, pinakamaganda po talaga gardening. Galing po kay Mary Grace. Mary Grace, nag-share siya na, yes, yung mga na-stress po and everything, gardening talaga. Alam mo, gusto ko rin mag-garden, Miss Grace. Kaya lang, bakit kaya? Kasi pag nag-aalaman ako, parang there's something na ayaw mabuhay. Iba na bubuhay ko pag may hinawakan ako. I'm joke. Awesome! Sensor dyan, ha? Huwag nang ganyan. Nakakaya naman. Anyway, nagtatawa na ng team. Bakit sila tumata? Kasi yun nga eh. Gusto ko magtanim, kaya lang, pag nagtanim ako po, sorry po, sensor. Naku, hindi ako, walang bad ha. Pag nagtanim talaga ako, eh, nagdi-dead. Kaya iba na lang hinahawakan ko para mabuhay. Diba? Anyway, samahan niyo po ako mamaya, may prayer po tayo, please, para po sa ating kababayan ito. Asa na ba tayo? Sa ating... Nakita niyo naman, ang YouTube niyo po namin ha, please, watch. Watch our YouTube and share. Kung sino pa hindi pa nakakapag-subscribe, onegaishimasu. Kung ano pa, please watch our YouTube and Facebook. Every Monday po kami nandito sa inyo. Okay, dito na po tayo sa one-on-one. Very, very sad. Although, maski ako gusto ko talaga from the Philippines, eto po ang nangyari. Oops! One-on-one pala tayo, no? Okay, iba pala. Ito po ay galing sa immigration na nakausap natin. Online pa ka na? Oo. Habang narinig niyo po, ayan po yung numero. Kumbaga sa ano, pag tumawag po kayo sa immigration, yan po ang marinig niyo. Kaya kahit anong information na gusto niyo malaman, not only sa mag-usap tayo, you can call direct sa immigration po para yung katotohanan. Ngayon po, inalam natin dahil ayokong basta magsasalita nang hindi natin nakukuha mismo sa immigration. Sumagot po. Pakinggan po natin. Naku, yung telepono po yun kasi. Moshi-moshi. Ah, ohayou gozaimasu. Ah, itsumo watashi, ano, NPO Hoji no Liberty Kokusai no Osawa desu. Hai, otsukaresama desu. Hai, itsumo osewa narimasu. ですね、またいつも通りでまた聞きたいことあって質問があるんですよ。3つなんですけど、1つは今なんか新聞で出てるんですけど、フィリピンに例えばビザが切れるじゃない、切れてるビザ、日本で日本にいないんですけど、フィリピンにいるんですよ。はい、ただビザが切れてるんですよ。何のビザですか？ロングタームビザとか。ああ、そうなんですか。そういう場合は海外で、はい、その期限が切れると今の在留資格失効されます。あ、やっぱりなくなるんですね。なくなるんですよ。なんか新聞でね、今すごい出てるんですよ。海外に行ってもビザが切れてる場合は3ヶ月以内で書いてくれれば大丈夫と情報になってるんですよ。それ違うんですね。いやいや、情報というのは、正しい情報は日本でもしその期限が切れても合法的に滞在できますので、はい、更新申請とか変更申請とか、その3ヶ月後までに申請してもいいんです。海外のことは言ってないんですよ。ああ、言ってないんですか。うん、そうですか。国内のことです。そうですね。なんか、すごいいろいろの新聞が出てるみたいんで。海外のこと出ても多分間違ってると思います。なんか書いてあるんでしょう。海外でも。この情報があって。うん、こちらもそういうような案内とか、連絡何ももらってないんですよ。ないんですね。それでもう一個なんですけど、例えばそれが海外、COE あるじゃないですか、COE。はい、その COE は切れ、
例えば申請したんだけど、でもなかなか飛行機が取れないんで、飛行機が出発してないんで、フィリピンにいるんですね。はい、それももう、その COE は切れるんですか？ COE は、以前はその有効期間が3ヶ月だったんですね。今は6ヶ月まで延長されてますよ。ああ、COE は、3ヶ月書いてあったけど、6ヶ月まで延長されてるんですね。はい。海外に行っても。これは海外から入るとき必要なものですよ。ああ、そういうことですか。じゃあ、前はですね、COE の場合は、例えば3ヶ月あるじゃないですか。その3ヶ月の間でこっちに戻ってくれればそれは大丈夫だけど、そうじゃなかったら COE はもう一回手続きしないといけないと言われたことあるんでしょう。今は変わった。今は6ヶ月まで。いつから始まった、その話になってるんですか？いや、まあ、今回コロナのことで特別にこういうふうに決まってるんですよ。はい、あ、ロカ、ずっとそのままになるわけでもないと思います。あ、じゃあそれは3月始まったかどうかわからないんですか？前はね、いつからなったんですか？まだわからないんですね。とりあえず今のところは6ヶ月までで大丈夫です。例えばビザが大使館からも判子してもらって3月からも出発できるんだけど、それが本当3ヶ月なのに 6ヶ月まで大丈夫ということですね。うん、はいはい、そうです。COE の関係、そこで許可日日付書いてるんですよね。そこからプラス6ヶ月で大丈夫です。そこからプラス3ヶ月、6ヶ月。うん。今までは3ヶ月だったんですよ。今回はプラス3ヶ月で、トータル6ヶ月までです。トータルが6ヶ月ですね。うん、そうでしょ。はい。あ、ですので、例えば許可日が3月になってる場合、プラス6ヶ月で9月になるんですよ。プラスになる3ヶ月です。うん、そうすると、トータルは6ヶ月ですね。うん、そうですか。じゃあもういくなんですけど、最後なんで、例えば、ブルーカードあるじゃない、レシデンスカード。うん。それはもう、切れてる場合はどうなるんですか？ビザは例えば、パーマネントか。海外いる場合。海外いる場合です。海外いる場合、それは、みなし再入国許可で出国したのか、はい、ちゃんと事前に再入国許可、リエントリー取って出国したなのか、それによって変わります。それしてないんでしょう。だからリエントリー持ってなければ1年経つと永住者もなくなります。はい、はあ、ただ1年ビザがもらえるってことですよね。ないんですよ。海外にいる場合どうしようもないんですね。はあ、じゃあ例えばそのブルーカードはパーマネントビザの人はブルーカードが切れてる場合は、もう日本に帰ってきても、もうそのパーマネントはなくなるってことですね。例えば、はい、みなし再入国で出国して、はい、海外で、はい、そのまま1年経つと、永住者なくなるんですよ。はい、だからその永住者とビザが、もうなくなる、だから、そのビザでもう入国できないんです。他のビザ申請するか短期滞在で入るか、はい、そういうことになります。あと新規で COE の申請になります。はい、もう一回申請しないといけない。うん、はい、そうなんですよ。じゃあ例えばロングテームビザなんだけど、ただブルーカードは切れるってことはないでしょうね。ロングテームビザ大体例えば1年ビザとか3年ビザあるじゃないですか。うん、そういう場合は、ブルーカードの場合は、3年ビザだったら、大体何年で使えるんですか、そのブルーカードは。永住者は7年間1回カードの更新ですよ。今回はカードの更新よりも、その再入国許可によって、はい、やっぱりみなしだったら1年間。1年間。で、そのビザが。そうですか。じゃあ例えばその1年ビザはブルーカードだけ切れる場合は別に1年間
1年間海外に行ってないからってこと大丈夫ってことですか？そこが要相談。詳しいことは専門の部署とご相談が必要です。ああ、そういうことですか。私たちは判断できないんです。そうですね、わかりました。入れるは入れるけど、相談しない。入る可能性はあるんですけれども、でも私たちは判断する権利がないんですので、そうです。ついてから。最終的に、審査官の方が、判断します。あ、本当です。今なんか新しい情報なんかありますでしょうか？今のところ。今は今言ってる。内容しかないんですよ。あ、本当ですか。はい、ありがとう、ご丁寧ありがとうございました。はい、いつも、はい、すいません。はい、これどこの入管でしたっけ？こちら東京入管のインフォメーションセンターです。東京入管の、お名前いただいていいですか？藤本です。藤本さん、東京入管のインフォメーションセンターですね。本当にありがとうございました。いつもすいません、はい、ありがとうございます。Thank you、はい。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、ayan, napakinggan niyo po ang galing sa Tokyo Nyukan Information Center. Pwede po kayong tumawag doon directly para malaman niyo mismo on yourself, sa sarili niyo po, di ba? Na ito pala yon, ganun pala. Huwag po tayong minsan kasi ang nangyari sa atin, eh kasi sabi ng kaibigan ko ganito, eh kasi sabi ni ano ganun ganito, sa kanya po yun siguro nangyari. O kaya sa kanya po siguro narinig yun, na narinig niya rin. Kaya pinaka the best po, itumawag tayo mismo sa Nyukan. Kung halimbawa doubtable ka sa kanyang sa sagot sa'yo, then go straight to the Nyukan. Pwede niyo pong kausapin. Ngayon po, ang ating maishishare lang po kung ano yung alam natin, sinishare po namin sa inyo. Kung kailangan niyo po ng aming assistant, andito po kami sa inyo. Pasensya na po kayo, by appointment lang. Kasi gusto ko po talaga makatulong. Gusto namin talagang i-assist kayo sa mga bagay-bagay. Kaya ginagawa po namin ng paraan, by appointment po tayo. With certain ano. Kasi po, hindi natin masasagot lahat ng sabay-sabay pa isa-isa po. Na kailangan din natin ng power. And the power, kailangan nating mabuhay. Yan po. At ngayon po, dito naman tayo sa ating, naku, commercial muna po tayo. Commercial muna po tayo, and after this, samahan niyo po ako sa prayer sa ating kababayan na may sakit ngayon. Okay, go to the commercial muna tayo. Napakinggan niyo po ang tungkol sa sinabi muna sa Nyukan na yan po. Kung hindi nyo po na-get, ang ibig sabihin po, ang COE, extension ng another 3 months. Used to be, kailangan ang COE is ganito lang, 3 months lang po siya. Pero lately, nagbago po siya. Kaya kung meron po kayong ibang katanungan pa, at hindi nyo masyadong na, sorry to say, ako rin po kasi hindi ko naman lahat naiintindihan. Pero with this interview po, medyo nag-get naman po natin yan. Naiintindihan po natin yan, kaya PM us or get an appointment para po kung gusto niyo malaman ang iba pang katanungan tungkol sa mga visa at etc. etc. Commercial muna po tayo. Negasyon. Dito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing dun, ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin na Victoria Natural Juice. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Patong ipofocus po natin ang tubig galing po dyan, dito. Victoria Natural Juice.
Kaya huwag niyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Yan po, Victoria Natural Juice. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Yan po, nakita niyo yung commercial natin na talagang andyan ang Angel 24, andyan ang Unitas kung gusto niyo mag-aral dito, translation, assistant for passport appointment renewal. Pero actually yan po ay libre. Kung kaya niyo mag-online, go ahead, pwede po yan. With us, it's our company, we do services for that, secretaria, etc., etc., or online. Maski mga kung ano ng visa po sa Amerika, we take care of that. So, andito po ang Victoria Project Company LTD para mag-assist sa inyo. Just call us. Ngayon po, bago po tayong pumunta sa ating one-on-one, punta muna tayo sa one-on-one or question. Prayer muna tayo. Okay po, bago natin pag-usapan ang mga problema ng mga kababayan natin dito na humingi po sa atin ng nagka-question po live sa atin kung anong dapat gawin, manalangin muna po tayo para sa ating kababayan na may sakit na nandito sa Japan at ang isa ay po ay nasa Pilipinas. Actually, yung prayer lady namin, hindi siya naging handa. Next week po siguro kung meron po kayong gustong padasal, whatever, andito rin po ang mag-usap tayo para mag-assist sa inyo for the prayer. Ito po ang ating panalangin for today sa ating pong kababayan na si Miss Barbara Pujita. And prayer po kay Mr. Abad na ang kapatid niya ay talaga pinaglalaban siya. Ayan, iiyak ako, may music kasi. Ito po, manalangin muna po tayo. Diyos Ama sa langit, kami ay dumudulong sa iyo. Ngayon, sa isang panahong kailangan ka namin, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, pagagalingin niyo mo ang mga may sakit na kababayan namin. Naway bigyan niyo ng lakas ang aming mga kababayan na si Mr. Abad at Miss Barbara Pujita. Diyos Ama na aming tagapagaling at tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang humingi ng tulong at grasya. Hilumin niyo po sana ang lahat ng pinahihirapan ng sakit at karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng panibagong lakas, pangkatawan at pang-espiritual. Nananalangin po kami at hinihiling ang maagang paggaling ng ating dalawang kababayan. Sa tulong po niyo, alam namin na walang imposible, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan po ay panalangin para sa ating dalawang kababayan na nasa in danger. At yung isa pong kababayan natin na talagang lumalaban siya na nandito sa Japan, nagkikemo po siya. And it's sad to say, talaga naman po na hindi nyo, alam natin kung ganong kahirap magkemo.
At yung isang kababayan natin na si Pilipinas, na kailang beses na siyang lumabas at pumasa sa ospital, na ang kapatid niya walang tigil talaga sa pagtulong sa kanya, paghingi ng tulong. Inihiling ko po sa ating lahat na manalangin po tayo. Not for anything, ang panalangin po ang pinaka, the best na maitutulong natin sa ating kapwa. Maraming salamat po. Kahit konting oras, sinamahan nyo kami sa panalangin. At kung meron tayong pa po kayo, maski anong oras, ipanalangin po natin. Uulitin ko ang pangalan, Miss Barbara Fujita at Mr. Abad. Yung first name po, pasensya na. Panalangin po natin si Miss Barbara Fujita at Mr. Abad. Onegaishimasu. Yan po ang ating prayer for today. At ngayon naman po, kasad. Hindi ko na, natatouch, super touch, pero have to control. Dito na po tayo sa mga Q&A. Marami pong katanungan, pero iisa-isahin po natin yan. Mag-overtime po kami ngayon just for you guys. Pasensya na po, alam ko, inistorbo ko ang tangalian nyo. Ito pa ang unang katanungan. Training visa, pwede po bang mag-stay sa Japan para mag-work? Ganito po yan. Kasi po dati ang training visa, alam ko, is 2 years. Naging 3 years, ngayon po ay naging 5 years. Ang tanong ko po dito, pwede po yan kung halimbawa hindi pa natatapos ang 5 years. Pero, ang pinakamaganda po niya, kung halimbawa nakatapos ka man ng 5 years, that we have to ask. Kasi alam ko po, may mga certain rules ngayon na medyo nagbago ang immigration ng Japan. Ngayon, kung tinatanong mo ulit ako sa training visa, pwede bang magstay sa Japan para mag-work? Alam ko po pwede. Kung halimbawang may certain rules na dapat tayong sundin. Ito po ay tungkol sa isang training visa na gustong magstay sa Japan. Ang masasagot ko po dyan is, depende po sa sasabihin nyo sa akin kung paano kayo nakapunta rito at kung sino ang kontrata nyo at kung tapos na kayo sa kontrata. Kasi dito po, hindi kayo pwedeng lumipat ng ibang kumpanya kung hindi kayo approved doon sa pinapasukan nyo, sa agent nyo, bla bla bla. Marami pong proseso yan na kailangan linisin para ma-extend ang iyong visa at makapag-stay sa Japan. Yan po ang masasagot ko para sa isang training visa na kung pwede pa siya mag-stay sa Japan para mag-work, merong yes, merong no. Depende po yan kasi kung ibibigay mo sa akin ang full information kung paano ka nakarating at kung bakit, meron po tayong special friend na siya ang makakasagot niyan at siya po ay isa sa ating mga kasamahan dito na pwede kong ipa-assist sa inyo, ipa-assist kayo. Okay po, maraming salamat po, yan ang unang katanungan. At ito naman po ang pangalawang katanungan. Pwede po bang magreklamo tungkol sa husband ko nga po na hindi nagbibigay ng sustento? Marami yan, hindi nagbibigay ng sustento mga hapon sa ating mga misis. Marami pong ganyan. Lalo na po yung mga batang girl na Pilipina, nag-asawa ng oldies. Sabihin na natin, sorry. Anang may edad na lang na hapon. Hindi naman po lahat. Pero ang percentage po mataas. Pwede niyo po ireklamo, lalo na may anak kayo, sabi niyo sa akin, kailangan talagang magsustento siya. Pwede na lang kung itong hapon is, sabihin na natin, buldado and anything, ibig sabihin, genki pa itong hapon. Genki pa po yung husband niya na hindi lang nagbibigay ng sustento sa kanya. Pwede niyo po siyang ireklamo, pupunta po kayo sa City Hall. Punta kayo sa City Hall, sa social worker. Social worker muna po. Tapos ng social worker, itataas kung saan kayo dadalhin. Yan po ang una niyong gawin. Kung halimbawa nagre-reklamo kayo, yung husband niyo hindi nagbibigay ng sustento, pwede po kayong pumunta sa City Hall para mismo sila gumit na para matulungan kayo. Yun po ang isa ngayon. O kaya sa mga NPO, pumunta po kayo sa mga NPO, humingi po kayo ng tulong. With us, NPO po kami. Pero kung halimbawa may mas malapit sa lugar niyo na NPO, unahin nyo City Hall pagkatapos po nun NPO. Pwede nyo pong ireklamo yan. Sabihin kung bakit kailangan nyo ng sustento at kung bakit hindi siya nagbibigay, kakausapin siya. Yun po ang pinakamaganda yan. Huwag muna mag-init ang ulo. Pero nakakasar, no? Nagtatrabaho tapos di man lang bigay. Magkano pang gastos mo? Kakagigil. Nag-anak-anak pa, no? Ito po naman ang pangatlong katanungan. Paano po mag-file ng divorce kung pareho kaming Pilipino? Actually, walang divorce.
Ang Pilipino to Pilipino, wala pong divorce. Annulment po ang tawag doon. Pero kung iniisip nyo na dito sa Japan, meron po rin naman, papasok po kayo sa Saiban, Kate Saiban Show. Pero kailangan po, alamin muna natin yan. Kasi ayoko pong basta sumagot na ganito na yan, ganun na yan. Kailangan po, iklaro ko muna lahat. Kailangan po, malaman ko muna ang istorya nyo bago ko sabihin sa inyo, eto result niya. Eto ang dapat mong gawin. Hindi ko po basta masasagot yan in a way na hindi nyo pinadala sa amin ang full information. Kaya kung mabibigyan nyo po ang full information, kung tatawag kayo for the appointment, pasensya na po kayo, masasagot po natin yan. Basta dito po, wala pong divorce ang kapwa Pilipino, annulment po ang tinatawag doon, which is sa Pilipinas ginagawa yun. Pero kung dito lang for the record, hiwalay kayo, may certain things na pwede at hindi pwede. Yan po mga masasagot ko ngayon sa tatlong katanungan. At meron ba tayong katanungan, Miss Athena? Apo. Ito po mga katanungan naman from the viewers. Yes, galing po kay Serin Maharu. Serin Maharu, konnichiwa. Kamusta na iya? Ma-extend po ba ang tourist visa ngayong July po ang expiration? Kung wala ka pang flight, yes. Kung wala ka pang makuhang flight, iha, pwede ka naman ma-extend. Pwede yan. Pero kung may flight na, dahil umaandar-andar na ngayon ang PAL, umaandar na ang JAL, ang ANA, I don't know with Cebu Pacific kasi Cebu Pacific may special service lang ata sila ngayon. Kung wala po, yes. Okay. Ito po, galing naman po kay Jingjing Soto. Hi, Jingjing Soto. Wow, ha? Kapangalan mo si Big Soto, ha? Paano po ba malalaman kung bakit lagi na dedenay sa pag-apply ng visa? Okay, ganito po yan. Kung bakit na dedenay, may mga certain rules na siguro hindi na apply, hindi na ng immigration. Ano po yan, history to history. Kailangan malaman natin kung paano from the start ng history nung in-apply nyo yan from the start at kung anong connection ng isa't isa. Yung po yan malalaman. Halimbawa, asawa mo ang nag-apply sa'yo, na-deny ka. Anak mo, in-apply mo, na-deny ka. Nanay mo, in-apply mo, na-deny ka. Meron po yan. Doon po malalaman yan. Pag tinawagan nyo po kami, sasagutin ko po yan. Kung ibibigay mo sa akin ang istorya talaga, privately, sasagutin po natin yan. Get an appointment po. Pasensya na kayo. Okay. Last na po, galing kay Veronica Santa Cruz Sugino. Hi, Miss Veronica. Pwede na po mag-apply ng visiting relative? Naku, hindi po. Actually, chine-check din namin kasi marami po tayong ano ngayon na information na pag halimbawa po atang tourist, magtutur eh may konting bigay ang Japan, which is hindi po nating asahan. Anyway, for the meantime, hindi pa po pwedeng pumasok ang tourist. Even yung nga po may mga visa pa na pwede pang bumiyahe, sinabi po ng immigration itself, wala pa po raw pwedeng pumasok sa 111 countries. Ng mga tourists, hindi pa po pwedeng papasukin. Malay natin by July. Pero hindi natin alam, this June. June 1st pa lang naman ngayon. Pero panoorin nyo po at abangan nyo po ang mga post namin dahil pag nalaman po namin yan, kung hindi man kami malate, ibabalita po namin yan. Kung malaman namin maaga po namin babalita. Kung malate po kami, pasensya na, pero ibabalita pa rin po namin yan. Tungkol sa mga tourist visa na gustong pumunta rito, ako nga gusto ko nang papunta yung pamilya ko eh. Di po ba? Para medyo pahipahinga muna dahil alam niyo naman nangyari sa lockdown sa Pilipinas. So tungkol sa tourist visa, hindi pa po pwede. Yun po ang sagot sa atin na immigration, wala pang entry ang mga iba-ibang klaseng visa, kundi mga residential lang. Onegaishimasu. Okay na tayo. At dito naman tayo bago tayo mag-ending, syempre ang ating coach for today. Alam niya po, ganito yan eh, na pag gumagawa po ako ng coach, sometimes kumukuha po ako sa internet, kumukuha ako sa libro. But this time, madalas po, may pumapasok sa isip natin na nagagawa po natin ang course na ito. At this time, ito po ay nagawa natin. Correct me if I'm wrong, kaya ito po ang ating course for today. Walang nagbabawal sa iyong nararamdaman kung alam mong hindi ka naman nakakasakit o makakasagasa. Dahil kung ano ang ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Alam niyo po yun, kasi minsan meron tayong mga damdamin na you want to go there kasi you feel happy. Pero isipin natin kung makakasagasa tayo. Dahil ang buhay po sa mundo, hindi ganun kasimple. Hindi ganun, masaya ako, go ako dito. And you know, it's wrong. Wag.
Kasi ikaw din magdadala niyan eh. Ikaw mahihirapan niyan eh. Di po ba? Pinahirapan mo lang ang sigrili mo, naglagay ka lang ng bato sa ulo na ipupukpok. Kaya kung alam mong this is wrong, this is not right, stop it. Di ba? Kasi ang consequence po niyan ay napakasakit. Napakasakit. Buti kung sa'yo darating, eh kung dumating sa anak mo, sa apo mo, mas masakit. Kaya simple lang po yan. Kung alam mong nararamdaman mo nga na very good feeling sa'yo, and you know there is someone na makakasakit ka, makakasagasa ka, stop it. You don't want the problem anymore, right? Para iklaro mo yung problema na wala nang papasok gano'n sa'yo, you have to be positive. You have to be good. If you don't think good, wala po. If you only think yung sarili mo, ng kasayaan mo, yung nararamdam mo, there's nothing. Okay yan, masaya. Pero alam mo ba na mali yan? Or alam mong mali yan pero ayaw mong gumising? So mga kababayan, let's think positive. Let's be good. Let's love each other. And remember, if you feel something bad, stop it. And if you cannot stop it, close your eyes and do the prayer. Prayer lang po. Kaya ulitin ko po ang quotes for today na ginawa ng inyong lingkod. Walang nagbabawal sa iyong nararamdaman kung alam mong hindi ka naman nakakasakit o makakasagasa. Dahil kung ano ang ginawa mo, yun din ang babalik sa iyo. You want to be happy? Straightforward. Be good. Okay po. Yan ang ating quotes for today. At huwag niyong kalimutan ang aming mga Prada, Victoria Project, ay Victoria Natural Juice, di ba? Kasi pangalan ng kumpanya yun, masyado akong ano. Gusto ko pong i-announce sa inyo na open na po ang aming homepage, Victoria Project Official. Nandun po kasi ang halimbawa, kesa po mag-arap pa kayo, immigration, andun po, pindutin nyo lang po ang Victoria Project and check sa baba nun. Pipindutin nyo na lang doon, may pipindutin kayo, diretso na kayo sa immigration, diretso na po kayo sa embassy. Yan po, para yung page ng embassy nandun na rin po, para click-click lang, pasok lang po kayo sa Victoria Project Official. Yan po ang aming homepage. At syempre, huwag nyong kalimutan ng aming Kahirap Tumanda, composed by Mr. Benny Satino sa tour, no? At ang kumantaan yung likod, Vicky Ozawa. At nandyan din po ang ating pagtulong yearly sa Pilipinas. Sana nga po next year makatulong kami kasi alam nyo naman may COVID pa. Di po ba, baka mamaya kasi every January, February or sometimes March, ginagawa po namin yan na makatulong. Panoorin nyo po, wag po kayong aalis kung paano kami tumulong last year sa Pilipinas para sa ating mga kababayan sa abot ng aming makakaya. Ito po. Ayan na. Panoorin nyo po. And for my last word, syempre nag-overtime na kami. Inom muna tayo ng Victoria Natural Juice. Sarap. Alam mo talagang super sarap siya. Love na love ko siya, kaya sinishare ko po sa inyo. Talagang pag nainom mo siya, talagang ayaw mong tumigil. Alam niyo po ba talagang sabi nga ng asawa ko, maski natulog na po ako, nasa tabi ko siya. Hindi na ako umiinom ng futsong water. Umiinom pa rin ako pero very little na lang like than before. Kasi alam ko na siya talagang helped me a lot. Especially bumabata tayo. Bata-bata kuno. Okay po. Thank you so much sa inyo lahat, sa mga followers. Hindi na po namin na-mention ang inyong mga pangalan. Maraming salamat. June 1st po ngayon, ano? So, mga June bride, meron kaya ikakasal. Pero paano kaya yung pagkinasalan, no? Walang bisita. So, nag-overtime na po kami. Maraming salamat po sa inyo. At keep on watching dahil meron po kami mga schedule. And remember, my last word always and forever, may we all live with love, peace, and harmony to all. Maraming salamat po. Onegai shimasu. Arigato gozaimasu. Otsukare sama deshita. Oh, diba? Saan na? Otsukare sama deshita. Thank you.